Oh, Diyos ko! Maghanda kayo. May dadating pang apat. Kuya Ben, maghintay muna tayo dito. Gusto kong makasiguro na ligtas si Lena. Kailangan kong patayin si Baron! Teka, isama mo ko. Tutulungan kita patayin si Baron. Magkakampi tayo, Luding. Baron, nasa nanay ko! Nauna na siya sa'yo sa langit. Huwag kang mag-alala. Ikaw na ang susunod. Nay! Nay! Diyos! Ben! Aling Chato! Abel! Tara, nandito yung sasakyan ko. Hindi kaya, sir, tinangan ni Baron yung bangka ni Dolpo? Pati na yung asawa? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung hindi nila nahanap si Luding at si Dolpo, then ibig sabihin, baka may pinaplano na naman sila sa akin. Protektado kayo ng mga pulis dito. Hayaan mo na lang sila. Importante, kasama mo ng tunay muna. Abel, maraming salamat ah. Marami akong hindi nagawa para sa'yo. Kulang pa to para makabawi ako sa'yo eh. Hindi lang mo siguro mabilang kung ilang beses ako lumapit at nagmakaawa sa inyo. Mabuti pong tao si Chet. Huwag niya po siya pababayaan. Hindi nga natin mali. Natin tatantanan si Lena. Dahil hindi ako matatahimik at hindi ako nakakaganti sa kanya. Gumawa kayo ng paraan para kahit papano, makaisa man lang tayo sa kanila. Tirahin niyo isa sa kanila kahit sino. At bibigyan ko kayo ng pabuya. Good thing his other kidney is in good condition. Wala na kami nakikitang ibang problema, so we have the reason to believe na he will live a normal life. Of course, he needs time to recuperate para mag-gain ng lakas. Maraming salamat po. Nako, mukhang in love na tong si Lena kay Chet. Well, saluhin ba naman ni Chet yung bala na malamang tatama kay Lena? Hindi pa ba ma-in love yan? Ay nako, alam mo, kahit hindi pa gawin ni Chet yun, sigurado namang may in love si Lena sa kanya. I mean, he is a good man after all and he's always stood by her. Abel! Uuwi ka na ba? Eh, gusto ka pa sanang makausap ni Chato. Tara. Ah, sige. Aling Chato, may kailangan po ba kayo? Abel, hindi pa ako lubos na nakapagpasalamat sa'yo. Maraming salamat. Abel, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita ang dalawang anak ko. Salamat. Maraming salamat, Kuya Bella. Naku, wala yan. Ako din, may kasalanan din ako kung bakit nangyari itong lahat ng to. Ngayon lang ako naliwanagan sa lahat ng mga nangyari sa amin. Hindi ko tuloy lubos ang maisip na kung hindi ko binitiwan si Lena, kung pinaglaban ko lang sana siya, hindi sana abot sa ganito. Hayaan mo na, Abel. Tapos na yun. At wala na rin mangyayari kung babalik-balikan mo pa. Tama. Isa pa, wala naman talagang dapat sisihin dito kundi ang mag-asawang Dolpo at Luding. Ay, naku. Dapat talaga lumabas na yung dalawang yan sa lungga nila at mahuli na eh. Ano ba ako dadalhin? Pag may nakakita sa atin dito, kalaboso tayo eh. Oh, edi mas mabuti. Bakit ba hindi na lang tayo sumuko para makapagbagong buhay na tayo? Aray ko, bakit mo ba akong binutukan? Ano bakit? Baka naalog yung utak mo nung humandusay ka kahapon. Hindi mo titigilan yung kabalbalan mo, iiwanan kita. Malibahasa, hindi ikaw ang nabaloy ko sa'yo kaya mangyari yun. Halika na, halika. Masama ba ako dadalhin? Halika, magsisimba tayo. Pagdarasal kita, baka magbawi ang isip mo. Halika na! Halika na! Magandang gabi ho. Manong, Manong! Ay! Paano ho bang sa bahay niyo nagawin yan? Medyo delikado dito sa lugar na to eh. May nakatakas po kasi na mga kidnapper. Aha, aha! Pasensya na! Sige ho, salamat ho. Tara! O ano? Dadalhin mo ko sa simbahan o iiwanan kita? Luding! Luding, sa tali lang! Thank you.
kung hindi kita iniwan sa mag-asawang yun. Hindi mapapariwara ang buhay mo. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko ginustong iwanan ka. Ano ho bang nangyari, Nay? Luding, parang ako mo na! Bigay mo sa akin ang ano ko! Wala naman siya kinalaman dito eh, Luding! Ano ba? Hindi mo makukuha tong anak mo hanggat hindi mo binabayaran yung mga utang mo sa akin! Malaya ka na pala. Eh, sino na ba pinapuntahan dito? Si Luding, nasa kanya kasi ang anak ko. Pupuntahan ko sana. Bakit ho? Naku, matagal na silang wala dito, tatlong buwan na ang nakakalipas. Sabi, hindi daw nakakabayan ng pa, kaya ayun, lumayas na sila. Ang alam ng Diyos na ginawa kong lahat para hanapin ka at balikan ka na. Nagnakaw ako at napuntong. Pero hindi kita naabutan. Yan ang siguro yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, anak. Pero walang oras o minuto na dumaan na hindi kita iniisip. Kung gustong hanapin, anak. Kung hindi ko nakilala ang tatay ni Timay, kung hindi siya dumating sa buhay ko, siguro nabaliw na ako. Then, wala nang mas sasakit pa yung mawalay pa sa'yo. Yan na. Kayaan niyo, Dali. Dito na ako. Dito ka muna. May pupunta lang ako siyang dali. Yes, sir. Sige, bahala ka muna dyan. Hello. Oh, Jebly, napatawag ka. Okay. Okay, sige, sige. Sa pasyenteng ito? Sorry. Nagkamali yata ako lang. Excuse me. Guard!
Tama ko ba? Chill ka sa akin. Yes, sir. Hindi ako pwedeng magkamali. Sigurado ko si Roxy yun. Hindi na po namin inabot. Ano? Nakita mo ba dyan sa baba? Wala rin, sir, eh. Kailangan mahanap niyo yung tauhan ni Baron yun, eh. Huwag mo kayo mag-alala, ma'am. Magdadagdag na lang kami ng security dito sa ospital. Hernandez, i-report mo sa headquarters to. Yes, sir. Okay. Bakit namumutla kayo? Kim, anong nangyari? May nangyari ba kay Jet? Pinapakaba niyo ako. Lena, kasi parang nakita namin si Roxy. Naka-nurse's uniform siya, tapos sabi nung isang nurse, pumasok daw sa kwarto ni Jen. Ha? Diyos ko, hindi talaga sila titigil, ano? Mga hudas na yun. Wala nang kalaban-laban, tinitira pa. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas naman po si Jet. At saka, inalerto na po namin yung mga bantay. Isa lang ibig sabihin nito. Patindi na ng patindi ang galit ni Baron. At hindi na siya makapaghintay na maghiganti sa akin. Isa-isa niya na kayong titirahin para masaktan ako. Bigla ka nalang kikilos ng bara-bara? Okay naman kasi sana, Sir B, kung hindi lang dumating yung nurse. Pinaglalamayan na sana si Jet ngayon. Pero hindi yun ang nangyari. Pumalpak ka. Ano nangyari ngayon? Di mas mahigpit ang security sa ospital? Ano ba kasi gusto niyong gawin namin, Sir? Sabi niyo kumilos kami. E di kumilos ako. Eh kung yan lang ang gagawin mo, I do not need your help. I do not need your stupid amateur moves. Napahirapan mo lang lalo ang buhay ko. Ay, nako. Roxy naman kasi nagsusolo flight key. Alam mo, dapat humihingi ka ng tulong sa amin. Gusto mo ba kasi masolo yung premyo, no? Na mag-alala. Kami na ni Douglas sa ayos nitong kapalpakan mo. Watch and learn. May maganda ka naman bang balita? Buong maghapon at magdamag ka hindi umuwi. Sana hindi naman puro si Lena yung inaasikaso mo. Dumaan kasi ako kay Ina, eh. Kaya kauwi ko lang din. Tsaka hindi naman ako nagkulang sa paghingi ng mga update tungkol sa mga magulang mo, eh. Carol, kahit sinabing patay ang tatay mo, malaki ang posibilidad na buhay siya. Dahil wala naman nakitang bangkay o bahid ng dugo doon sa pinangyarihan, eh. Abel, ang sabi mo sa akin, ang nanay ko ang nagsabi kay Aling Chato. Hindi magsasabi ang nanay ko ng gano'n ng basta-basta lang. Carol, mas kilala mo mga magulang mo. Isipin mo ano yung pwede nilang gawin. Kung nakatakas man sila kay Baron, sila pupunta. Di ba sa'yo? Kaya asahan mong tatawag at tatawagan ka pa rin nila. Sana naman, Carol, sa oras na gawin nila yun, ipagbigay alam mo naman sa akin kung gusto mong tulungan kita. Sa harapan ko.
Buti ka nang magdisgrasya, nagbibiro ka pa. Kamusta ka na? Okay naman. Hey, nawa, Jed. Hindi mo alam kung gaano mo pinag-alala to si Lena. Oo nga eh, sorry. Well, but I feel better now. Kamusta pa lang nanay mo? Magkakasama na kami. Mabuti na lang nakita siya ng ex si Lena. Chloe! Ano ka ba? Sa ano mong ginagawa natin dito, naninira lang tayo ng moment ng dalawang yan, no? Di ba magpapaalam na tayo? Oh, mag-iingat kayong dalawa, lalo na si Roxy pala pinapakilos na ni Baron. Sige. Ano? Mamaya ako na ikukwento sa'yo. Sige na. Sige, sige. Ingat. Alam mo, huwag kang mag-alala sa amin. Kayang-kaya namin yung si Roxy. Kakalbuhin namin yung babae. Ako, huwag niyo na siya pag-usapan dahil malay mo sumikat pa siya. Okay? Gosh! Ingat. Bye! Ingat. Jet, nung wala ka kasing malay, pinagtangkaan ni Roxy yung buhay mo. Talaga? Mukhang affected ka talaga. Matakot ka bang mabala ako? Oo, natakot ako. Tayo lang ba talaga? Natatakot na ako eh. Narinig mo naman yung sinabi ni Lena na atat na si Baro na magigante, no? Eh, alam mo, kahit ako naman kinakabahan din eh, pero nilalakasan ko na lang yung loob ko. Eh, kung papairalin ko yung takot na yan, di parang pinapanalo na natin si Baron, di ba? Saka sa tingin ko naman, maglalaylo muna yun. Ilang beses na siyang pumapalpak eh. Papalamig na muna sigurado yun. Naku, bahala na nga. Mabuti pang umuwi na tayo, di ba? Oo. Sige. Pagod na pagod na ako. Tara. Magandang gabi po, Miss Kim, Miss Chloe. Ako po si Henry, siya po si Ed. Pinadala po kami dito ni Kapitan para maging personal security. Ang taray! Gusto ko yan! Grabe, iba talaga sikap, no? Mm-mm. Tingnan pa natin kung makakaporma pa mga galamay ni Baron. Siguro naman ba matatahimik na yung buhay natin ngayon, no? Tara na nga. Tara na. Hindi na po kayo. Hey, ang cute-cute niya! Gusto ko yan! Bihira ka talaga, Dolpo. Imbis na tulungan mo ako magdelihensya, yan inaatupag mo! So, tingnan ako pa naman. Mas importante sa akin ang paghingi ng tawad kaysa inuutos mo sa akin magdelihensya. Pasalamat ka't mahaba pasensya ko kung... Naku! Basta pag nagpunta ako kay Carol, huwag kang makasama-sama, ha? Luding, saan galing to? Huwag mo sabihin, ninakaw mo to.
Ha? Abay, nag-squatter na nga tayo eh. Nagnakaw ka na naman. Hoy, wala akong kasalanan, no? Tatanga-tanga yung may-ari. Nahulog niya to. Sabihin mo na lang, galing sa langit. Tawarin mo po siya, Diyos ko. Hindi niyo po alam kung kayo ginagawa. Hello? Carol, anak, nanay to. Nay? Nay! Ano na nangyari sa inyo? Nasaan kayo? Ang itay, buhay pa ba? Ako, buhay na buhay. Pero mukhang sinasaniba ng masamang espiritu. Ito, ito. Anak mo? Hello, Carol, anak. Oh, praise the Lord. Okay kami, buhay pa. Huwag mong intindihin yung tatay mo. Basta ang mahalaga, anak. Kailangan mo. Magdilihensya. Walang-wala kami. Pinaghahanap kami ng mga pulis at saka ni Baron. Naisimula ngayon. Dito na tayo dito na, ha? Naisip ko yung tumulong sa akin, yung dati mong nobyo. Sana huwag natin kalimutan na malaki yung dapat natin ipagpasalamat din sa kanya. Alam ko naman ho yun, Nay. Kaya lang kahit gaano ko siya kagustong pasalamatan, asawa niyo pa rin yung anak ng taong dumukot at nagbalagay sa inyo sa peligro. O ano, bukas na lang namin dadalawin si Jet. Yung mga escorts kasi namin, sobrang higpit eh. Eh, pa kayo? Kasi naman, pinapapasok kayo kanina, ayaw niyong pumasok. Pwede ba, pinagbalot namin kayo? Ang gagalaw, ha? Masasabugin ko mga mukha niyo. Abel, napatawag ka. Kanina kasi pumunta ako sa kwarto ng nanay mo sa ospital eh. Nakalabas na pala kayo? Oo, kagabi lang. Pero pabalik na rin ako ngayon kasi nandun pa si Jet. Hindi pa ako tapos, Lena. Baron, anong ginagawa mo? Nagsisimula lang ako ulit. Maawa ka, Baron!